What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, itong vlog na to ay hindi ito yung karaniwan na napapanood nyo sa channel ko. Alright, so kumbaga ito ay isang simpleng kwentuhan, update sa buhay natin, yung mga pangarap ko para sa mga bigan natin. Alright. Kumbaga, magkakantuhan lang tayo. And in short, itong video na to ay para lang sa mga certified vegan. Kumbaga, pag-uusapan natin yung mga future plans natin as a community. Alright? So sa mga hindi nakakaalam, no, mga vegan, ako po ay isang lalamove rider. At tingin ko, ngayon nyo lang din malalaman na ako po ay nag-resign na sa trabaho ko bilang isang engineer sa isang industry, sa isang manufacturing industry. So, kukwento ko sa inyo kung bakit ba ako nag-resign at pinili ko na maglalamove. Tama ang narinig nyo. Pinili ko na maglalamove kaysa sa aking professional career. So, mga bigan, nitong May, mga third week, second week ng May, ako po ay official na naging lalamove rider. Sa time na yon, hindi pa po nagpapapasok yung company namin, no? Kumbaga, yun yung panahon na natuklasan ko si Lalamove. Anong meron? Kumbaga, ano yung natuklasan ko kay Lalamove? Na-realize ko, no, mga bigan, malaki pala ang kinikita ng isang carrier or delivery rider tulad ni Lalamove, ang Cas, Grab, at marami pang iba. So, hindi ko sinasabing totally malaki, pero kumbaga, depende pa rin sa diskarte natin. At na-realize ko rin, mga bigan, sa buhay natin ngayon, ang kailangan natin ay diskarte sa buhay. Alright? So, hindi naman siguro ngayon lang, no? Siguro dati pa to na nasasabi na rin sa inyo. Pero kumbaga, ngayon lang nag-sink in sa akin kung ano ba yung salitang diskarte. Dati, nagre-rely lang tayo sa trabaho at sa counting sideline. Pero kumbaga, ang main income ko pa rin ay yung aking trabaho sa company. Ngayon, no, mga bigan, kapag pala madiskarte ka, talo mo pa ang sweldo ng isang manager. Isa yon sa nakapag-decide na pwede na ako mag-resign sa trabaho. So, baka sabihin nyo, JZ, baka yung lalamog na yan ngayon lang na may pandemic. Siyempre, pinag-isip-isipan ko rin muna talaga no, na baka nga ngayon lang to na may pandemic. Pero hindi eh. Kapag naglalamove ako, pag nagbumabiyahe ko, kaya ko pa mag-sideline ng iba pang pagkakakitaan. So, halimbawa na ron, yung binibenta kong tools and oils, mas nabibenta ko siya, mas bibigyan ko siya ng focus. And then, mas nakakarami din ako ng upload sa YouTube. Which is yung YouTube, nabibigay na rin sa akin siya ng extra income. Hindi lang siya basta barya-barya na sideline. Kasi medyo tumataas na yung, ano, yung income natin sa kanya kada buwan. So, yun, no, mga bigan. Kapag nagtatrabaho naman ako, most likely, pagdating ko sa bahay, wala na, tutulog na lang. No? Hindi naman sobrang pagod ako physically, no? Pero mentally, siyempre, napapagod din tayo. Kahit magdamag ka nakatutok sa computer, mainly naman na ginagawa is reports, nakakapagod din, no, siyempre. And then, minsan mag-OT pa, kailangan mag-OT, syempre committed ka sa company, kahit minsan na pagod ka na, mag-OT ka pa rin, diba? Ako, mga bigan, kinumpute ko yung kinikita ko sa company ng 8 hours, saka kinikita ko sa Lalamove ng 8 hours. Sasabihin ko na sa inyo, no, ang kinikita ko po sa Lalamove ng about 8 a.m. to 11 a.m., natutumbasan ko na yung 8 hours ko na kinikita sa company. Hindi ko na sasabihin yung value, no, mga bigan. Ganun siya. Kumbaga, kaya matibay yung decision ko na pwede na ako mag-resign, di ba? Eh, I'm sure, siguro that time na mawala na yung pandemic, dumami na siguro yung customers ko nun sa tools and oils. And then, yung kita ko sa YouTube, dadagdagan na rin that time. So, di ba, hindi na ako nangangamba, kumbaga. So, pagdating ko ng alas 12, no, pagdating ko ng alauna, yung kita ko sa Lalamove ay katumbas na ng about mga 1.5 na po ng kinikita ko sa office. Alright? Kumari, kumari lang ha, mga kinikita ko 100. 150 na yung kinikita ko pagdating ng alas 2. So pagdating naman ng alas 4 o alas 5, madalas nasa bahay na ako niyan. Yup, totoo yun. Hindi ako uuwi pa lang, madalas nasa bahay na ako ng mga ganyang oras. At ang kinita ko na po niyan ay doble, katumbas ng doble
ng kita ko sa office as an engineer. Dinab ko na talaga yung opportunity. Pero as of now, no, today is July 14, hindi pa po ako officially nawala na sa company. Ako po ay nagre-render pa ng aking kumbaga resignation period. Kasi ganun yun, di ba? May 1 month, kailangan mo mag-render. Kumbaga ita-turn over mo lahat. Kumbaga party na rin yun ng commitment natin sa company. Siyempre, di ba? Nag-apply ka as a professional, hindi pwedeng mag-aawol ka na lang. So, hindi ko po kayang gawin yun, no? Kumbaga, nakakonsensya ako kasi siyempre, sobrang laking kawalan ng oras. Mga nga pa yung iiwan ko, di ba? Mga nga pa yung mga maiiwan ko o yung bagong papalit sa akin. Imbis na tuturuan ko siya, kumbaga pag okay na, dire-diretso pa rin yung flow, yung process nung trabaho ko. Mga nga pa yung iiwan ko. So, kawawa naman din. So, as a professional, hindi niya dapat gawin na mag-awol. So, kahit operator kayo, or inspector, o kung machine operator, huwag niyo rin gagawin yun. Malaking tulong yung certificate of employment, di ba? Hindi mo makukuha yung pag-awol ka, di ba? Meron ka pang pwede nga maging back pay, yung last pay mo, mataas ang chance na makukuha mo siya, hindi tulad pag-awol. Kadalasan, hindi na yung binibigay eh. So, as a professional, no, huwag yung gagawin na mag-awol. Kasi kawawa nga pa yung maiiwan nyo, yung trabahong maiiwan. So, yun nga mga bigan. Kumbaga, pag nag-resign ako, no, full-time ako sa Lalamove, ito yung magiging main source of income ko, which is napakalaki ng agwat sa sinesweldo ko sa office. Kasi kumbaga nakuha ko na yung ano niya eh, kung paano diskartahan. And at the same time, no, mga bigan, yung binibenta ko po na tools and oil, nabibenta ko, nade-deliver ko, kasabay nitong Lalamove. So, hindi tulad pag nasa company, hindi mo nang pwedeng replyan yung mga inquiries sa'yo, yung mga gustong malaman yung mga prices, kung may available ba na ganyan, may available ba na gantong tools na oil, di ba? Hindi mo yung marereplyan pag nasa company ka. Siyempre, bawal ang cellphone. Ganun din sa comment section. Sa comment section sa YouTube, marereplyan mo yan. Sa office, bawal yan, di ba? So, marereplyan mo, magiging hands-on ka sa mga subscribers mo, sa mga viewers mo, dahil sinasagot mo yung mga bawat tanong nila. So, kailangan ko maging masipag, no? Siyempre, dahil sa pagiging Lalamove rider, wala po akong karapatan na mag-BL, vacation leave and sick leave. Kasi ikaw na yung boss mo eh. Pag wala kang biyahe, wala ka rin kita. Dito ulit kapag may trabaho, kung may sakit ka, pwede ka mag-sick leave at may bayad pa rin. So, yun yung disadvantage, no? Tapos, kailangan mong sipagan, siyempre, pag late ka na gumising, yung income mo, siyempre, mas bababa yan. So, dapat masipag ka. And at the same time, kailangan kong maging matalino sa paghawak ng pera kasi malaking pera yung nahahawakan ko araw-araw. Ayoko magpakatanga sa paghawak ng pera kasi sayang lang yung naging decision ko, di ba? Sayang lang yung naging hatol ko sa buhay na iwan ang professional job ko at ipagpatuloy ang Lalamove. Gagawin ko, paikutin ko yung pera na kinikita ko, ay lalagay ko sa business. Unti-unti, palalakay natin yung business natin. Lalakay natin yung business natin gamit yung kinikita ko sa Lalamove hanggang sa magkaroon tayo ng physical store. Yun yung isa sa mga goal ko, yung magkaroon ng physical store, mas maaabot ka ng mga customers mo, diba? Yung iba kasi ayaw nang sa online lang. Mas okay din minsan kapag merong nakikita ka nila or nakikita nila yung mga products mo. Sana supportahan nyo ako sa naging decision ko na to. Baka mamaya gayahin nyo ako, no? Hindi naman po ako agad-agad na nag-resign eh nung naging Lalamove rider ako eh. May nakaramdaman ko muna, inaral ko muna yung Lalamove. Nakakayanin ko bang i-full-time to na hindi masasacrifice yung pwede maging yung income ko. Huwag maging padalos-dalos. Feel free to ask me kung about sa decisions nyo sa pag ganitong bagay, no? Sa mga trabaho, business, yan. Pwede nyo akong tanongin dyan kasi kumbaga ito na nga eh. Ginagawa ko na. Kumbaga, big-side na ako. And then, mayroon na tayo nagtumatakbong business kahit maliit pa lang, tumatakbo na siya. Dumadami na yung customers ko pa unti-unti. So, tapos, yung plano ko pa rin na dagdagag yung sources of income ko. Kasi yun nga, dapat ang goal ko maging 5 or 6 na sources of income ang meron ako. Kasi dun tayo aasenso eh. Kumbaga, 6 na maliliit na income. No? Pag pinagsama-sama mo yan, malaki na yan. Ang advantage pa na, no, kung 6 yan, mawala yung isa, tatakbo ko pa rin, may kita ko pa rin. Kasi diba, tulad yan, nagkaroon ng pandemic, nawalan tayo ng trabaho,
Bisero tayo, di ba? Hindi tulad kapag marami ka sources of income, pwede mo pang i-maximize yung pandemic, kaya mo pang i-take advantage yung pandemic. Tulad ko, nagsarado yung mga motor shop, ako nagbebenta ako ng engine oil tsaka gear oil, dami bumibili. Kasi sarado yun yung motor shop eh. Ngayon, nung nagbukas na siya, yung mga motor shop, yung mga dati kong customers, sa akin pa rin kumukuha. So, yun yung naging advantage, no? Kumbaga, tinake advantage ko yung pagkakataon. So, ganun din sa mga alam ko, no? So, ganun din sa mga nagtinda ng pagkain. So, ng mga nagtinda ng face mask, alcohol. No? Hindi na mawawala sa mga tao ngayon na hindi mag-face mask at alcohol. Diba? Mga pagkain, madalas sa mga tao ngayon, hindi na lumalabas. Kahit siguro mawala yung pandemic, yung mga tao nagiging takot na lumabas kasi sunod-sunod yung mga nangyayari na pakit, diba? Punta naman tayo sa goals. Goals ko bilang vegan nyo. Alright. Sa mga hindi nakakalam o hindi pa narinig yung sinabi ko na to, na ang goal ko bilang content creator sa YouTube, sa Daisy Vlogs, ay ayoko na po na masiraan ng isang motorcycle owner ng mga motor dahil walang maintenance yung motor nila. Gusto ko matutunan natin lahat ng maintenance, preventive maintenance, para ma-prevent natin yung further damage sa ating mga motor. Gusto kong ma-achieve yun sa pamamagitan ng pag-upload sa YouTube, di ba? Another goal ko is gusto ko po magkaroon ng charity event. Halimbawa, meron tayong vegan na nangangailangan or meron kayong vegan na nangangailangan kahit hindi pa siya member ng group natin. Pwede nyo akong i-message kung nahihiya kayo na mag-post sa group. I-message nyo ako kung halimbawa nangangailangan ng tulong, financial, bagay, nasunugan or what. So, sana wag naman mangyari pero pwede naman tayong tumulong, di ba, mga vegan? So, alam ko, kaya natin yung gawin. Kung meron tayong mga lumang damit, pwede natin yung ibigay, di ba? So, yung isa sa mga goal ko. Goal ko rin na makapag-travel tayo sama-sama, alright, gamit ang motor sa iba't ibang parte ng bansa. So, sana ma-achieve natin yan. Unti-unti, no, mga vegan? And, isa pa sa goal ko is makapag-parapol ng makapag-parapol. Bakit? Bakit gusto ko mag-parapol na mag-parapol? Kasi, alam ko, hindi naman lahat tayo binihayaan ng masaganang buhay, di ba? Eh, alam nyo naman na tulad nung nakaraang raffle natin, ang binigay ko po, ang pinaraffle ko ay tools. Which is, alam ko, kailangan nyo yan. Hindi naman sa lahat ng oras, may extra income tayo para makabili ng ganyan, di ba? Hindi naman din ganun kamura ang mga tools. So, yung iba, iniisip, pangkain na lang nila yun kaysa pambili, di ba? So, isa sa mga goal ko, no? Galing sa kita ko sa YouTube, magpaparapol tayo, gawin natin. Every month, paparapol tayo ng kahit worth 1,000 lang muna na tools ulit. And then, bukod pa dun sa, halimbawa meron tayong na-achieve na dami ng subscriber. Tulad ng dinabala ko ngayon na kapag na-achieve natin yung 5,000 subscriber, magpaparapol tayo ng helmet. Either spider helmet o yung Evo. So, bahala na, no? Isa sa mga goal ko yun na mabigyan kayo isa-isa ng tools. Alright? Supportahan natin ang isa't isa sa pag-achieve nitong mga goal na naiisip ko. So, kung meron pa kayo naiisip na pwede natin gawin na related sa mga sinabi ko, no? Baka may kulang pa. Pwede natin pag-usapan yan. Financially, baka ako sa sarili ko, sabihin na natin na hindi ko po kayo mabibigyan or mapapautang. Pero, kung as a group, yan, sige. Ambagan, patak-patak. Diba, mas madali po yun. Kasi alam ko, meron tayong kanya-kanyang pamilya na binubuhay, meron tayong pinaglalaanan in the future. Kapag yung alam mo, tigbe 20, tapos tayo ay 50. So, magkano na agad yun, diba? Eh kung dumami pa tayo ng dumami, yung 20 na halos barya na lang sa atin, maaaring malaking bagay na para sa tutulungan natin, diba? Tingin ko, pwede natin subukan na linggo-linggo tayo magkaroon ng ganitong usapan. Yung usapan na para sa atin lang, no? Sa mga viewers natin, sa mga certified vegan, ano? So, paano ba maging certified vegan? Baka may magtanong. Wala lang, mag-subscribe ka lang, mag-like ka lang sa page, fan page. Tsaka siguro, sumali ka sa group. Mas tulungan natin yung mga nagtatanong about sa motor, no? Pwede ka magtanong doon. Yan, siguro, pwede natin sabihin na certified vegan ka na. Sa mga gusto magtanong pala, mga vegan, lagi po akong sumasagot, lalong-lalo na sa fan page, no? Pag sa fanpage kayo nagtanong, mga vegan, automatic sasagutin ko yan. Kahit hindi ko alam yan,
hinahanapan ko yan ng sagot. Comment naman sa baba ng mga nakachat ko na sa Facebook fan page natin or maging sa personal na Facebook ko, no, sinasagot ko po lahat yan. Kapag hindi ko alam ang ginagawa ko, nagtatanong ako sa mga tropa nating mekaniko or sa mga main experts na kakilala natin. Pag naman sa YouTube comment, kapag nag-notice sa akin, sinasagot ko yan. Pero meron kasi mga YouTube comments din na nag-notice sa akin eh, no? So ibig sabihin hindi ko ma-replyan. Marami po kasing masyado din sa comment. So sana sa ano na lang, Facebook fan page na lang po. O yeah, sa group, pwede kayo magtanong doon. Kapag nag-post kayo doon, maraming sasagot na mga bigan natin. So huwag kayo mahiya. Feel free to ask at gagawa natin ng paraan para masagot yung mga katanungan natin. Alright. So again, weekly magkakaroon tayo ng ganito. Kwentuhan with Bigan. Kumbaga, hindi siya tutorial, hindi siya review, hindi rin siya how to. No, kumbaga, ito ay kwentuhan about sa mga gusto natin mangyari, sa mga problema sa buhay, sa mga pwede kong i-share sa inyo. So kung nagustuhan mo video natin ngayon, kindly hit that like button, no? Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shout out ng hindi nyo na kailangan sumagot ng kung ilang characters ba yung lumalabas sa mga videos natin. So pag dito kayo sa video na to nagpa-shout out, nag-comment kayo sa video na to na gusto mo magpa-shout out, sige, i-shout out natin yan. Alright? Wala nang instruction. Pero kapag dun sa ibang videos, yan, may instructions tayo dyan. So siguro, lagi kong gagawin to kapag lalo na yung pauwi na ako galing biyahe sa Lalamu. Para hindi tayo mabagot. Alright? Para maging productive pa rin yung biyahe ko pauwi. Kung bago ka sa channel ko, no, mga bigan. Sa mga bagong bigan natin dyan, tayo po ay nag-upload ng tutorials, reviews, how-tos. Kadalasan yung mga ina-upload ko po ay galing sa mga questions nyo. Kasi kumbaga, yun nga ang goal ko eh, yung masagot yung mga katanungan nyo. Sana mag-subscribe kayo, no, mga bigan, para mas dumami pa tayo. Sama-sama mag-hit na adikain natin, mga goals natin na mag-usapan natin kanina. So yun lang, no, mga bigan. Salamat sa panonood. Ride safe sa ating lahat. And see you sa next video. Atin natin.